gusto ko lang linawin, ano, yung registration ng National Commission of Senior Citizen ay online. Ginawa natin itong online dahil kailangan protektahan ang data ng senior citizen. Kung online siya, walang ibang kamay na makakahawak, kundi diretso na sa commission at protektado. In fact, kailangan i-secure, i-firewall para hindi ma-hack. Yan po yung protection na gusto natin. Now, may mga seniors na binibigyan ng forma. Sana po yung pagtanggap ng forma na yon ay hanggang sa asosasyon lamang at protektahan ni presidente ng asosasyon. At huwag ipamigay sa iba't ibang tao kasi violation yan ng Data Privacy Act. At kung may senior citizen na maghabla dahil ginamit yung pangalan niya sa kung ano-ano mang mga programa at yung mga lahat na mga pamimigay o anuman, yan po ay violation. At pwedeng yung namimigay ay pwedeng ihabla at pwedeng makasuhan, pwedeng ang kalaboso dahil sa violation ng data privacy. So, careful, careful lang. Ang atin lang naman, iniintindi natin si senior citizen na baka hindi marunong mag-online at may sinulat, but kailangan protektahan talaga yan. Walang kahit sinong politiko o ahente o kung sino man ang pwedeng gumamit niyan hanggang dapat nga isara yung hunos o cabinet na nilalagyan ng papel. Maski sinong miyembro, hindi dapat mag-open yan. Si secretary lang ng asosasyon ang dapat magtago. Yan po yung rules natin. So maraming salamat po sa binigay na panahon paglilinaw sa puntong ito. Attorney, last question ko lang po. Anong masabi niyo doon? Napansin ko medyo nababagalan ako sa pag-register ng mga kababayan ng senior. Parang walang naiki-operate ng mga barangay or other provinces. Well, actually, may DILG directive. Ano? At sabi ng DILG directive, all LGUs must cooperate. Kung walang hindi nag-cooperate, sana tawagin ninyo ang pansin namin para pwede nating masulatan na ikaw po ay hindi nag-cooperate. Baka pwede namang bilis-bilisan mo yung apak mo para matulungan mo yung seniors. Meron ka rin na naririnig sa iba-ibang lugar, attorney, na yung like sa narinig namin nung last, merong iba na nag-online registration pero naniningin sila. Oy, hindi po pwede yan. Kaya nga yung forma natin na kinakita, not for sale talaga. So kung maningil ka, paano, hindi may sale na, kailangan ireklamo yan. Kasi dapat walang paniningil na gagawin. Okay. Kasi yung last namin na narinig sa area ng outside of Manila naman. Oo, may narinig nga ako pati ID, binibenta, hindi pwede. Pero attorney, sa batas nagsabi libre yan. Ha? Na-investigahan nyo na po ito. Ngayon mo lang nga sinabi. Sabihin mo sa akin anong lugar. Yeah. Kasi di ba kung mag-report tayo nung elementary pa tayo, tinuruan tayo who, what, when, where, why, how. Di ba? Isulat natin. Doon sa mga barangay na kinukontra yung online registration kasi ito yung na-experience. Banggitin lang sino ang kumontra para maano natin. In short, sir, parang pinipigilan po nila yung So kailangan banggitin natin sino ang pumipigil para matawag ng pansin kasi hindi lang tayo dito ang involved pati si DILG involved din. Yeah. Si DILG medyo naman masama ang ano nila, pagka hindi sila sinunod, di ba? Oo. Kasi na-encounter namin yun at hindi nakaaway pa kami tapos kunti ka ipapadampot pa daw kami that time. Yeah, so at saka itawag nyo sa online kasi pwede natin tawagan yung mga ganong klaseng bumabara, di ba? So yun lang. Siyempre, ano po masabi nyo sa puspusang ginagawa ni Ms. Mara Tumondong sa online registration? Nako, sabi ko hindi nga. Hindi lamang po sa Maynila, umaabot na po sa probinsya. Ano po masabi niyo, sir? Sabi ko nga kanina, salamat at mayor tribe increase. Kasi kailangan namin ng maraming volunteer. Yes, with Mara around, nakikita, na-inspire yung iba na mag-volunteer.
eh, dapat tulungan natin lahat ng seniors, mga anak at apo, dapat tulungan. Di ba? Yes, sir. Sige. Thank you. Ay, sir, how about yung ano, yung parang, can we encourage po na yung online registration na kung saan masuportahan ng mga senior citizen, ng mga LGBT? Yan po, inuulit-ulit ko yan. Yung, ano, yung mga, baka mamaya, wala na po yung senior na yun, yung mga form na ilaano, sir. So, ano yung make up? Well, inuulit-ulit ko lang, ha? Ang gusto natin, online registration. Dahil, protektado siya. Okay. So, sana po, lahat na seniors, mag-online register. Now, kung hindi marunong isang senior na mag-online register, hingin yan ang tulong ng taong pinagkakatiwalaan niya. Kaya ang banggit natin, anak, apo, kapitbahay na pinagkakatiwalaan. Bakit? Kasi kung wala kang tiwala sa binigyan mo na impormasyon at binenta yung impormasyon na yan, may kasalanan, may krimen na nangyari. So, dahil may violation ng data privacy, yung nakaalam na may violation ng data privacy, pati na yung senior mismo ay dapat magreklamo at ihabla. Iklaro natin yan. Now, may mga areas na talagang hirap, walang signal, etc. Yung pagsulat sa papel, ay kung hindi na maiwasan, ang hahawak niyan ay yun lang responsabling official ng senior citizens organization. Si kapitan, si konsehal, walang karapatan na hawakan ang papel. Doon sa opisyal ng asosasyon lamang. At hindi lamang nahawakan, dapat nga ilagay sa isang lugar na may kandado at susi, silyado, para hindi kahit sino ang magbabasa. Again, any violation ng data privacy, may mahahabla. Kaya sana careful ang mga opisyal ng barangay, munisipyo, lungsod, probinsya sa pag-handle nitong data privacy. Sir, minsan yun lang po kay... Sir, may pahabol akong tanong. Sa aming barangay, nais namin po sana magkaroon ng baseline data din ng mga senior citizen. Kasi unang-una, marami sa aming mga miyembro na ng senior citizen na hindi nakakasama doon sa tinatawag na so-called ayuda, hindi nakakasama doon sa ilang mga binibigay ng ating pamahalaan. So marami pa rin sa aming senior citizen na gusto pa rin magtrabaho, meron pa mga gustong gawin. So gusto po sana namin gamitin din yung ilang tool ninyo para magkaroon kami ng baseline data. Kasi nais po namin sanang iparehistro sa SEC yung aming organization. Nang sa gayon, makapag-avail po kami ng ilang mga pribilehyo mula sa ating pamahalaan. Kasi marami pa naman sa aming mga abled citizen, maraming retired but not yet tired. Okay. So gusto namin maging ano pa po, bahagi. Una, yung guidelines natin ay nagsabing hindi na kailangan pumunta sa SEC, DOLE, or CDA. Okay. Pwedeng i-register nyo sa NCSC yung asosasyon ng mga senior citizen. Kailangan lang may guidelines. Number one, constitution and bylaw. Number two, listahan ng mga opisyal. Number three, listahan ng mga miyembro. Number four, nakapag-register na ba kayo online? Kasi gusto rin nating malaman. So, with this, gusto nating lahat ng asosasyon sa buong Pilipinas ay mag-improve, mag-develop, magplano, may yung mga budget for the seniors ay may bibigay dahil may mga plano. Now, etong gusto niyong malaman kung sino-sino ang gustong humingi ng tulong at gustong magtrabaho, ang nagiging limitasyon niyan ay yung data privacy. Mm-hmm. So, sa data privacy, may tinatawag na data sharing. Pero ang nagde-data sharing ay ang gobyerno lamang. Sa mga bagay na nakafocus si gobyerno. Kunyari, si PSA at si NCSC pwedeng mag-data sharing. Si PhilHealth at si NCSC pwedeng mag-data sharing. Pero importante na nagkakaisa yung mga seniors at siyempre, mayroon silang mga
online registration. Opo. Yung asosasyon ng senior ay talagang yun, doon tayo gusto nating mag-improve yan, mag-planning siya, may yes. leadership na magaling. Okay. Thank you po. Kasi pinipigilan kami, gawa ng malalaman namin kung sino-sino yung mga patay na na nabibigyan pa ng ano, ng ilang mga benepisyo. Basic constitutional right yung kaya nga po. Organisa ninyo eh. Di ba? Opo, opo. Sige, sige. Kaya pinapasero sa tatlong beses. Sir, so, insahe lamang po sa ating mga barangay chairman, hindi lang dito sa Maynila, hanggang sa probinsya, nalalapagan po ni Ms. Mara Tumugong para po sa online registration ng National Commission of Senior Citizens. Sana po pagsilbihan ng ating barangay officials ang ating mga senior citizen. Ganun lang. At kung nandoon si Mara at humingi ng tulong, syempre tulungan nila si Mara. Di ba? Sige, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, okay.